Hello mga kabantahera! Bago po tayo magsimula, please subscribe sa ating munting channel. Eva, sumagot si Eva na protektahan siya para kanino? Para daw ba kay Miguel? Sinabi pa ni Eva kay Miguel na bakit daw siya puprotektahan? Dahil ba natatakot si Miguel na ilabas niya ang katotohanan sa mga ginagawa niya at sa mga ginagawa nila ni Deborah? Sa bahay nila ni Agatha, sinabi ni Sofia na hindi pa daw nakaka-uwi si Joy. Tinignan niya daw ang kwarto pero walang tao. Nag-uusap ang tatlo at sakto namang dumating si Joy. Sinabi niya na bumili pa siya ng panlinis dahil naubusan ang center. Kung bakit gabi na siya dumating at sinabi niya na naubusan daw siya ng pamasahe kaya nilakad niya na lang. Sinabi ni Miguel kay Eva na binibigyan niya lang daw ng panahon ito para makapag-isip-isip. Tinanong pa ni Miguel si Eva kung handa daw ba siyang isakripisyo ang kanilang pamilya. Handa daw ba si Eva na mawala ng ama ang kanyang anak? At para saan daw? Para sa maling akala. Para daw ba umangat si Eva sa kanyang trabaho? Para saan ang tanong ni Miguel? Handa na ba daw si Eva na mawalan ulit ng isa pang pamilya? Matigas naman na sagot ni Eva kay Miguel na mas gugustuhin niya pa daw na lumaki ang kanyang anak na walang ama kaysa lumaki ang kanyang anak na may ama na kriminal. Hinawakan ni Miguel si Eva sa magkabilang braso at sinabi nito na hindi daw siya kriminal. At inuulit niya, hindi siya kriminal. Sinabi ni Eva na nasasaktan siya, pero hindi pa rin siya binitawan ni Miguel. Binitawan siya nang dumating si Rafa. Nagtanong si Rafa kung ano daw ang ginagawa ni Miguel at sinabi niya na nag-uusap lang daw sila ni Eva. At actually, magpapahinga na daw si Eva kaya mauuna na sila. Sa mental hospital, sinasabi ni Aling Barang na ayaw niya na at gusto niya nang umuwi kasama si Joy. Pumunta siya sa kwarto na kung saan nagkikita sila ni Joy, pero hindi niya makita si Joy at hinahanap niya ito. Hinahabol ng mga doktor at ng may-ari ng ospital ang isang baliw hanggang natapat sila sa kwarto na kung saan nandoon si Barang. Nakita ng may-ari ng ospital si Aling Barang sa isang kwarto at tinawag ang guard para kunin si Aling Barang. Nagpupumigla si Aling Barang at ayaw sumama. Pero kinurente siya ng may-ari at nawalan siya ng malay. Habang naglilinis si Joy sa sahig, may tumawag kay Deborah at narinig niya na sinasabi nito na mabuti naman at nahuli na daw ang baliw. Sinasabi pa ni Deborah na dapat daw hindi na makatakas sa susunod at baliwin na lang ng baliwin. At sinabi pa ni Deborah kung bakit pa daw nakakalakad si Aling Barang. Turuan daw ng leksyon si Aling Barang ng magtanda. Habang sinasabi iyon ni Deborah, ay nakikinig naman si Joy sa kanya. At naalala ni Joy ang mga sinabi ni Aling Barang na nung pumasok siya sa ospital ay ang daming-daming boses ang kanyang naririnig dahil din siguro sa mga gamot na kanyang iniinom. Abangan! Sinasabi ni Joy kay Rafa na kaya niyang mag-isa at kukunin niya ang kanyang Lola Barang sa mental hospital. Thank you for watching mga kabantahera! Please leave your comment para ating mapag-usapan! Again, subscribe!